May black line ka ba sa kuko tulad nito? Ang ibig sabihin niyan, mamamatay kang single, char. Ang tawag dyan ay splinter hemorrhage. Hemorrhage, ibig sabihin pagdugo. Splinter dahil mukha siyang splinter. Maraming iba't ibang sanhi ito. Tulad ng infective endocarditis, ito ay infection sa loob ng puso, usually sa may heart valves. Dito, may mga nakadikit na blood clots na pwedeng ma-dislodge, pumunta sa dugo, at dahil maliliit lang yung mga nadidislodge na blood clots, napupunta rin sila sa mga maliliit na ugat, yung mga capillaries tulad ng mga ugat sa ilalim ng kuko. Kaya pumuputok yung mga ugat dito at nagkaka-splinter hemorrhage. Hindi lang naman ito ang sign na may infective endocarditis ka. Dapat may history ng rheumatic fever, rheumatic heart disease, or valvular disease, at ibang sintomas tulad ng paglagnat, mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis sa gabi, Osler's nodes, ito yung mga tuldok-tuldok na pasa na nasa fingers or toes, Janeway lesions, ito naman yung mga pantal na nakikita sa palms or talampakan. By the way, na-nominate nga pala tayo sa TikTok Awards. Thank you so much kasi kayo naman talaga ang dahilan kung bakit na singit ako dyan, char. Voting is open until tomorrow, June 19, and actually birthday ko sa June 22, so baka naman, birthday gift, char. Iba pang sakit na pwedeng mag-cause ng splinter hemorrhage dahil sa micro blood clots ay chronic kidney disease na naghihemodialysis, or sa mga may vasculitis, ito ang pamamaganang ugat dahil sa HEPA, cancer sa dugo, or rheumatoid arthritis. Pwede rin magka-splinter hemorrhage pag namamaga at kumakapal yung balat sa ilalim ng kuko dahil sa fungal infection, psoriasis, or lichen planus. Or pwedeng side effect din ito ng gamot tulad ng doxycycline, ganciclovir, terbinafin, at iba pa. Maaring may pumutok lang na ugat dahil sa simpleng physical trauma, baka naipit sa door, na hammer, or hindi ka lang marunong gumamit ng nail cutter. Kung dahil sa trauma, kusang mawawala yan in a few weeks or months. Pero paano pag walang physical trauma at all, bigla ka nalang iniwan sa ere, char. Biglaan lang na may splinter hemorrhage at pabalik-balik pa, magpakonsulta ka na agad sa doktor. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.